sa mga pitik, mati kami nagbabalik. And today mga pitik, magluluto tayo ng... Ah, hindi pala, ang mangyari ngayon is cooking show. Tara! Yung mga ulam na hindi nabibihirang na iluluto ngayon, tsaka na uulam. Dahil lockdown ngayon, ito muna luluto natin. Yan, kailangan natin ng repolyo. Tapos dalawang sardinas. Ayan, kasama ko si Itas. Ang videographer ko. Ngayong gabi na ito mga pitik, no? Ayan, susubukan natin magluto kung marunong tayo magluto. Tayo palaging kain lang, no? Mga pitik. Kailangan din natin luto-luto din. Hindi na laging kain-kain. Ayan, babalatan muna namin lahat. At sasabihin ko na lang mamaya yung mga ingredients natin yung mga pitik, no? Oh, try that. Ngayon kailangan mga pitik para mapadali yung pagbalat natin ng bawang. Siyempre, ingat tayo sa paghiwa para hindi mahiwa yung kamay natin. Okay lang yan, tatakpan natin. Ngayon mga pitik, tabi muna natin yung bawang. Tapos, siyempre yung sibuyas natin, yun mga wala. Siyempre, yan. Tapos, ganito lang paghiwa ng sibuyas. Para sa akin, ang pinaka mas masarap sa sibuyas pag magluluto ka is ganito lang yung hiwa. Ganyan lang gabos. Ito, ganyan lang. Para sa akin yun lang, ayoko nung madaming hiwa na kung ano-ano pong pinagkagawa ng mga chef natin dyan, no? Tapos yan, tatab. Siyempre, kukuha muna tayo ng plato. Tabi muna natin ito. Ayan. Para sa mga nagtitipid dyan, mga pitik, ito yung solusyon. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung ano. Ito yung repolyo pala natin. Actually, kanina binalatan na ni Das ito kaya wala na yung mga dumi-dumi. Ito na sila. Bali, ang paghiwa dito mga pitis ganito. Hindi nyo, huwag nyo na pong hintayin yung mga magandang paghiwa, magandang pag ano, pagluto, yung mga perfect, parang ganun mga pitik. Ang tayo simple lang na lutong bahay lang. Saktong perfect. Pang ulam lang ba sa mga nagtitipid dyan. Isa lang pala ang kailangan natin mga pitik. Punta na tayo sa kalan para iluto na itong mga to. Tuturo ko na lang sa inyo mamaya kung paano siya i-drop. So na mga pitik, syempre ang una dyan, syempre maglalagay ka muna ng mantika dyan, ayan. Yung saktong mantika lang. Ayan, siguro pwede na yan. Pero kailangan mo din ng kawali tsaka sandok. Pagluluto, hindi yan mawawala. Then pag yung saktong init lang din yung ano, ilalagay natin dyan. Ang unang ilalagay natin mga pitik, bawang muna, no, para matuto kayo sa pagluluto ng ginisang, ano, ginisang sardinas. Ayan. Siyempre kailangan muna natin mag golden brown yan bago natin isabay lagay yung sibuyas. Pwede na siguro yan para magsabay na to. Sibuyas. Ayan, ganyan yung sibuyas. Kung mapapansin nyo mga pitik, malalaki diba? Sa pitik parehas lang naman kasi magiging lasa niyan eh. Para sa akin kasi ganyan yung lalagay ko. Medyo malaki-laki sila para pag kinain mo, buo pa rin. Hindi sila nakakahiyang kainin. Yan, tapos in-ex natin din mga pitig ito ng sardinas. Halo-halo na ng konti siyempre para medyo maputok-putok siya, no?
Ayan, tapos ito, para hindi sayang mga pitik, lalagyan mo yun. Ito yung gagamitin mong baso para malagyan ng tubig, pang pangsabaw. Lalagyan nyo ng konting tubig. So, ayan. Mamaya lagyan natin bago, pagkatapos natin lagyan ng patis, saka natin lagyan yung tubig. Patis. Wala akong kutsara, kaya ito na lang. O, ito rin yung tip na discarding, malalaman ninyo sa akin. Para sa akin, dalawa lang. Dalawang scoop lang ng takip. Yan. Tapos medyo halo mo din ng konti para manuot yung magnuot yung amoy. Bango na, matawa na. Lasa ng patis. Bango-bango na ba? Oo, nakakamay na. Nagugutom na ako. Medyo nakikita mong nagtutuyot-tuyot na siya mga pitik. Pwede na natin ilagay itong sabaw na kinuha natin kanina. Siguro, tansyahin mo lang. Ayan. Tapos medyo lasan mo yung konti lang yun, konti. Ang ganyan lang, discarded yan. Para magmukhang makatotohanan yung pagluluto mo, takpan mo. Ayan. Ang laki lang. Ayan, pagka nakita nyo medyo kukulo-kulo na siya mga pitik, pwede mo na siyang haluin ulit mga pitik, no? Tapos, ito na yung next mga pitik, ayan. Ayan. Pagkalagay mo yan mga pitik, huwag mo munang haluin. Tatakpan muna natin yan. Yan, at kapag kumulo na naman siya mga pitik, pwede mo na siyang haluin ng konti. Pero dahan-dahan lang para hindi pa rin malusaw yung ano, yung sardinas, yung tuna. Yan mga pitik na. Ayan mga pitik, tapos pwede mo na siyang lagyan ng asin. Para pampalasa. Ayan, nasa sa inyo naman kung gaano mo siya lalagyan ng, gaano kadaming asin yung lalagay mo. Para makuha mo yung lasa. Para mas lalong sumarap mga pitik ang inyong ulam, lalagay mo siya ng magic sarap. Kukuha lang tayo ng konti. Tapos ayan, lalagay lang natin dyan para mas lalong sumarap. Ngayon, hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo mga pitik. Tapos pwede na, papakita ko na lang sa inyo may finished product. Kita-kita na lang tayo sa loob. So yun mga pitik, naluto na yung ginawa nating simpleng ulam mga pitik, no? Portable para sa inyo mga pitik, para sa mga tipid tips dyan mga pitik, no? So, kakain muna kami tapos mamaya ko na lang kayo kausapin ulit. Mag-stay kayo dyan bago matapos yung video na to. Bigyan nyo naman ng isang like kung okay sa inyo yung mga ginawa ko. Simple lang pero okay siya. Kain muna kami mga pitik tapos mamaya kausapin ko kayo. Siguro mamaya pag bago matulog, doon tayo mag-usap-usap. Kain mo na kami, ha? So yun na ka mga pitik. Bali, tapos na kaming kumain. Tapos na rin akong naligo. Bali, tapos na rin akong nagtupi ng mga damit namin na nalaban kanina umaga. Hindi ko na pinagkita yung video ng pagtupi ng damit, baka sabihin nyo kasi pag ilang tao na naman ako, medyo mahinip kasi muna ang inyong leg. Pinatay ko siya kanina kasi sobrang ingay niya, nakakagulo siya sa video. Yan, ewan kung maririnig nyo yan ko, wala na kayo, basta pakinggan nyo na lang yung sinasabi ko.
Nagluto ako ng ganung ulam ng para yung mga hindi marunong magluto diyan or mga hindi pa marunong magluto. Meron kayong makukuhang tip? At kung paano magluto ng yun nga yung nakakatipid, makakatipid ka sa ganun. Ilan na kami nakakain doon? Sana nagustuhan niyo itong video na to at sana may natutunan din. Bigyan niyo ng isang like itong video na to kung may natutunan kayo. Kung okay siya para sa inyo. Siguro hanggang dito na lang itong video na ito, mga kapitig. Actually, hindi talaga ako marunong magluto. Hindi talaga ako magaling magluto. Ano lang yun, kumbaga, nalalaman ko lang. At syempre, binidyo ko na rin para sa yun nga yung mga nangyari ngayon. Na syempre, kailangan natin magtipid. Kailangan natin mag-save pa ng ibang kailangan natin. Hanggang dito na lang itong video na ito, mga kapitig. Salamat sa 719 natin na mga kapitig dyan, mga kapitig. Salamat at dumagdag na naman tayo. Sana patuloy tayong magdadagdag na naman, mga kapitig, ano? Please like, comment, and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell. Notification bell po ah, hindi katulad nung last vlog ko. Hit mo na rin yung subscribe. Mali kasi ako dun, mga kapitig. Ito, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video natin. Yung mga, ewan ko kung may kwenta ba yung mga video natin, pero na mga kapitig, no? Sana patuloy lang kayong sumuporta. Walang magsasawa manood nito mga video na to. Kahit wala na talaga ako. Alam niyo kung bakit wala ako makontent? Kasi gusto ko ng content na mga unique. Kung content lang mga pitik, madami akong magagawa dyan. Madami akong magagaya dyan. Kung mga prank-prank lang. Kung mga challenge-challenge. Madali lang yung mga pitik. No? Pero ayoko kasing gawin yung mga ganun. Siguro gagawin ko yun pagka tumatagal na, na hindi na siya nakikita ng mga tao. Sa ngayon medyo fresh pa kasi yung mga challenge-challenge. Mga prank-prank. Ay, mahirap siyang gayahin, no? Baka sabihin nyo, nanggagaya lang ako, tsaka baka wala kayong makitang bago dito sa video na to, tsaka kung siya. Pero yun na nga, no? Yun nga yung sinasabi ko, para makatipid. At para matuto din kayo, yung mga pitik yan. Simpleng ano lang yun, simpleng luto lang, simpleng yung potahe, para sa gabing ito. Sana may natutunan nga kayo, no? So, hindi ko na patatagalin to. Subscribe mo na yan kung hindi ka pa nakasubscribe. Kung napadaan ka lang sa video na to, i-subscribe mo na yan, no? Para susunod na video, hindi na ganito hindi na ganito yung makikita mo, no? Mas maganda pa. Pa-improve na lang, pa-improve tayo dyan, mga kapitig. Matututo at matututo din tayo, mga kapitig, no? Ngayon lang tayo ganito. Sana pagpasensyahan nyo na yung mga video kong mga nakaraan. Tsaka tong video na to, pagpasensyahan nyo muna. Kasi hindi pa tayo masyadong magaling, no? Hindi tayo professional para mag-ala professional. Hindi ko naman kailangan mag-act ng normal, ay mag-act ng professional, ba mukhang professional sa harap ninyo. Hindi ko naman kailangan plastikin yung sarili ko. Kayo, hindi ko kayo kayang plastikin na ganun. Actually, mga pitik, ngayon kinakabahan ako mag-video. Siyempre tayo nung bi-video ako, kinakabahan ako. Ayun kung ba't ganun. Siguro sa mga beginner dyan, alam nyo kung ano yung pakiramdam ng mga nagbablog, no? Mga beginner. Ayan yung kumay kong... Dapat walang ganun eh. Diba? Yun na nga at sana mag-improve pa itong pagbablog natin, mga kapitik. At sana meron tayong mga bago pa rin. Kakaiba. Walang kwenta pero kakaiba. Yun ang maganda dun, mga kapitik, no? Walang kwenta pero kakaiba yung mga video ko. Wala pang gumawa. Wala pang gumawa ng mga ganito, kapitik. Mga kapitik, ano? Sana meron pa tayong... Yun nga. Sana umabot na to ng 1K subscriber, mga kapitik, at para ma-monetize na rin tong channel natin tsaka yung watch hour natin, mga kapitik, no? Sana dumagdag na dumagdag dyan. Grabe, ang hirap talaga. Sobrang dami ko pang kailangan gugulin. Ang dami ko pang kailangan views na makuha para lang ma-monetize tong channel na to. Sa ngayon, mag-subscribe ka muna dyan, mga kapitik, no? Para isa ka na sa mga kapitik ko. Sana suporta ka lang araw-araw. Kahit di araw-araw yung video ko, basta support ka lang, no? Salamat and peace.